Magandang tanghali sa inyo mga buddy, welcome back sa isa na namang reaction video. Marami akong nabasa sa comment section na kung saan ay nababanggit itong pangalan ni Maria Aurora Marcos. So ito pala, itatakbo rin sa pagka-presidente. Ibig sabihin, nag-file din siya ng COC. Sino nga ba ito si Maria Aurora B. Marcos? Oh, may nabasa ako dito, no? Ipinanganak noong October 9, 1954. At kine-claim niya na siya ay anak ni dating Presidente Ferdinand Marcos kay Doña Elizabeth Busoy y del Rosario ng Sablan, Benguet, Baguio. Aspiring President Maria Aurora Marcos delivers her speech after filing her certificate of candidacy on COC. So October 5 siya nag-file, no? Sa Sofitel Harbor Garden Tent in Pasay City. So one more Marcos would be joining. Maria Aurora Marcos, an independent candidate, filed her certificate of candidacy at 9:51 a.m. Tuesday, the 5th day. Dito sa kanyang speech, ito, basahin natin. Wala pong political machinery na katulad ng mga popular na mga politiko, pero buo ang loob at lapat sa hangaring makatulong sa inaasam na pagbabago ng lahat na Pilipino. Maaring walang sapat na exposure sa panunungkulan sa gobyerno. Eh yun nga, wala kang sapat na exposure tapos ang lakas ng loob mo na tumakbo. May sapat na kalaman, pero may sapat daw na kalaman at hikain kung paano mapaunlad ang maging kabuhayan at maibalik ang ating bansa kung saan itong dapat kinalalagyan sa community of the nations. So among Maria Aurora's platforms were securing health insurance for Filipinos, free hospitalization, eradicating corruption, and increasing wages. The aspirant also recalled the regime of the late Ferdinand Marcos, claiming that the Philippines was second to Japan in terms of the economy at that time. When asked if she would face Ferdinand's son and namesake Bongbong in the presidential contest, Maria Aurora said it would not be a battle and that she would not back out. Okay to ha. Hindi po ito paglalaban kung hindi pagtulungan ang taong bayan sa bansa natin. So yan po. Tingnan natin ano kayo masasabi ni BBM dito. Siguro tinatawanan lang ni BBM to. Tinatawanan lang to ng pamilya Marcos. Although hindi natin pwedeng alisin na maari nga na anak siya ni Ferdinand Marcos, pero kailangan patunayan niya, hindi lang basta sa may pakita siya na birth certificate, no? May nakita kasi tayo na pinakita siyang birth certificate na puro mali ata yun eh. So kailangan may DNA test talaga na gawin dyan para ano, para sigurado tayo. Hindi yung kahit ako, pwede ko naman sabihin, oh, anak ako ni ano, ni Hitler. Oh, ito yung si ano, si FLM, 'di ba? Si Francis Leo Marcos. Oh, ganyan din naman yung claim niya. Nasaan siya ngayon? Maraming scammer kayo mga buddy. Kaya huwag nating hayaan na magpaloko lang tayo ng basta-basta, no? Huwag tayong basta magpapaniwala sa mga ito kung wala naman silang ipinapakita na ano, na solid na katibayan para paniwalaan sila. Madaming ano, madami ngayong legit scammer. Malay natin, baka itong si Maria Aurora Marcos ipakawala lang ng kalaban para lituhin. Okay, back to our topic at ipakita natin kung ano yung resulta ng poll survey. So nagtanong tayo ngayon dito sa ating YouTube community, ilan sa inyo ang naniniwala o hindi naniniwala na may daya ang mangyayari sa presidential election 2022? So meron na siyang 2,300 votes mga buddy. Ang naniniwala, nakakagulantang kasi 88%, at ang hindi naniniwala na magkakaroon ng malinis na halalan ay 12% lang. So tingnan natin, basahin natin yung mga ipinahayag ng ating mga kababayan dito. Ayan o. Lord, huwag niyo na sanang pabayaan na magtagumpay ang mga masamang taong nagbabalak ng masama sa botohan. Lord, kayo na po ang bahala sa 2022 national elections. Alam niyo po kung sino ang tunay na may malasakit sa mahal naming bayan. Ayan, mas matindi ang dayaan ngayon dahil ayaw ng mga mandarayang sindikato na maupo si BBM sa pagkapangulo. Hanggat walang matinong authentication ang PICOS machine like biometrics or national ID, RFID system, magkakaroon talaga ng dayaan sa eleksyon kung handwriting signature pa rin ang pag-uusapan. So napakadami nang nagpa-comment dito. So ang bottom line, napakadami nang naniniwala talaga na magkakaroon ng dayaan. Kaya it's up to COMELEC kung paano nila susolusyunan ito. Tapos ito nga, nabasa natin itong tungkol kay Maria Aurora Marcos. So siya pala ay naging nuisance candidate na noong 2016. Pero nakakapagtaka na siya ay kasama pa rin sa ano, sa inilabas ng COMELEC. Ang sabi dito ng COMELEC, basahin natin ha, dito sa Rappler,
nag-file pala ng motion for reconsideration itong si Aurora or si Maria Aurora Marcos against the poll body's decision to declare her a nuisance candidate. Ang balita ko, isa itong ano, businesswoman dito sa ano, sa Tarlac. Ayan. So number 10 si BBM, number 11 si Marcos Maria Aurora. Although ito ay tentative list pa lang mga body ng presidential candidates at mababago pa ito. Ngayon ang problema, kapag nandyan pa rin sa listahan na yan, sa final list, itong pangalan ni Maria Aurora Marcos. Kasi posible na ito ay gawing dahilan, ano? Sabihin nagkamali ang mga ano, or nalipat, no? Nalipat ang mga boto ni Bongbong kay ano, kay dito kay Maria Aurora. Naniniwala talaga tayo na kung ito ay hindi masusolusyunan, ano, kung nandun pa rin ang kanyang pangalan, asahan natin yan mga buddy na magkakaroon talaga ng dayaan. Yan ay base din sa aking opinion kasi kita nyo naman dito sa sinabi ng ating mga kababayan, no, 88% sa kanila ang naniniwala. Eh hahayaan ba natin yan? No? Hahayaan ba natin na magkaroon ng ganito? Kaya sabi ko nga sa inyo, pag walapit na ang kaarawan na ng eleksyon, mga 1 week before, magsanay na kayo nang huwag matulog. Baka mamaya, paggising ninyo, pagmulat ng mata ninyo, iba na ang naging resulta. So kung natulog kayo ng lamang si BBM, baka mamaya, paggising na naman natin, nako, ayan na naman tayo ha. Pero ito, hindi basta-basta magkakaroon ng ganito ngayon. Kita nyo naman ang suporta ng tao kay BBM. Yan ang dapat nating bantayan talaga. Kaya kayong mga BBM ay ano lang ha, talasan ninyo ang inyong mga mata dahil baka ilang segundo lang tayo malingat ay madaya tayo. Ha? Ayan o, magkasunod pa naman yung pangalan nila. Ito pang masama mga buddy. Si General Antonio Parlade, siya ang wala sa listahan. Oh. So 15 to, nasaan ang pangalan niya? Siya ang talaga idineklarang nuisance candidate. So tingnan natin kung ano magiging action ng COMELEC dito, kung hahayaan ba nila ito. Kasi ang balita ay may kilala daw ito sa ano, sa Korte Suprema. 'Yun ang narinig ko lang, ano, itong si Maria Aurora Marcos. Kaya nakapag-file siya ng motion for reconsideration. Ayan, malinaw po ito. So siguro naman hindi fake news itong sinabi ng Rappler. Kasi ito naman ay galing din kaya COMELEC spokes James Jimenez, no? So tingnan natin ang magiging aksyon ng COMELEC dito kung sa final list ay lalabas sa pangalan na nitong si ano, no, si Maria Aurora Marcos, kasi magkakaroon ng confusion ng mga tao. Although alam naman ng mga tao iba naman yung pangalan ni BBM tsaka nitong si Maria Aurora, no, kitang-kita naman, Marcos lang naman yung pinagkaparehas nila. Pero yun nga, baka nga gamitin ito, ano, na dahilan, no, gamitin itong way para makapandaya. Yan po ang ating opinion dito. Kaya yung mga binabanggit dito ng ating mga kababayan, talagang ano sila, natatakot sila or nag-aalala sila. Ayan. So sabi nga dito ni Elena Sanchez, hanggang may mga dilawan hindi matitigil dayaan, siguro malaking gulo kapag dinaya nila sa BBM at Sara. God is good, hindi nila pababayaan na may malasakit sa ating bansa. So if another cheating against BBM happens this time around, the netizen will hold the biggest people power of all and all will be in red to show unity of protest. So ito naman sabi ni Joshua, oh, kaya umatras si Bongo dahil hindi kaya ng kanyang konsensya ang mangdaya sa sobrang laki ng agwat ni BBM sa survey. Lumabas ang katotohanan na ang pagpapanalo kay Duterte ay mga supporters ng mga Marcos. Kung totoong solid DDS ang mga bumoto kay PRRD ay dapat nasa 35% si BBM, 30% si Bongo at mga 20% Robredo sa mga survey. Sariling opinion ko lang po ito. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas din sa iyo, Sir Joshua. Talagang naninira na naman ng mga dilawan basta solid Bongbong Marcos at Inday Sara. So yan po, malinaw na malinaw po yan dito sa ating ginawang poll survey na marami ang naniniwala sa ating mga kababayan na magkakaroon ng dayaan. At isa nga sa nakita nila ay itong pagsama nitong si Maria Aurora
Marcos sa balota. Pero ito, tanda natin ha, hindi pa yan final list, mga buddy. Hindi pa yan final list. So, abangan natin yung ilalabas ng COMELEC upang sa ganun ay kung nandiyan pa rin, aba, ay dapat tayo mag-alala, ha? Dapat tayo mag-alala. Yan ay akin din lang opinion. Maaring magkamali ako, pero siguro naman kayo na nanonood, kayo na sumusubaybay sa atin, ay a-agree kayo sa sinasabi ko. Basta bantayan lang natin, mga buddy, lahat. At kung magkaroon man talaga ng problema, ay itanim natin sa isipan natin na huwag tayong gagawa ng aksyon na pagsisisihan natin habang buhay. So, kailangan lang natin na maging kalmado at huwag tayo magpadala sa bugso ng ating emosyon. Kasi kapag nangibabaw na yung ating emosyon, ayan na, hindi na nagkakaroon ng problema. Baka kung ano na yung magawa natin dahil sa siyempre, na dihado tayo, ano? Ganyan talaga, 'di ba? Pag galit ang tao, kapag mataas ang emosyon, nawawala na yung ano, yung kanyang sariling pagtimbang, ano, sa mga sitwasyon, 'di ba? Ganun 'yon. Okay, so 'yan lang, mga buddy. Basta bantayan natin. Sana nga ay sa susunod na paglabas ng COMELEC ng final list ay wala na itong si Maria Aurora Marcos. So, tentative list pa lang yan, ha? So, alphabetical order. So, number 10 si Bongbong, pero mababago pa yan. Tingnan natin, abangan natin. Basta tayo, wala tayong iwanan para sa bayan. Muli, Iman Supremo. See you next time.